1 John 1:1. The word that gives life was from the beginning, and this is the one our message is about. Our ears have heard, our own eyes have seen, and our hands touched this word. Of course, the verse refers to the Lord Jesus. The word, the spirit, the idea that became audible, visible, tangible, made human, made a person. This is our Lord Jesus, the living word. What does it mean that Jesus is the living word? And what does it mean to us, the children of God? Father, we thank you that your Son, Jesus, is the living word. And by him, in him, through him, we can have life. Enlighten us. Let your light shine upon us. Open our hearts and minds. Make us understand, appreciate, and live by the truth that Jesus our Lord is the living word. Father, be our preacher, our teacher, our healer. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Jesus is the living word. It is a given among Christians. Bukang bibig natin yan, pero ano talaga ang kahulugan? John 1, 1 and 14. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. The Word became a human being and lived here with us, and all the truth of God have come down to us. So until Jesus was born, not all the truth of God have come down to us. May mga hints, may mga kapra-kaprasong mga revelation, pero hindi buo. Subalit, nung ipinadala ng Ama si Jesus, buong-buo niyang ipinadala sa sangkatauhan ang lahat ng gusto niyang malaman natin tungkol sa Kanya. Ang pagka-Diyos, ang pagka-Ama, ang kabutihan, kabaitan ng Ama sa langit ay inihayag ng buong-buo kay Jesus lamang. Bago si Jesus, konti-konti, hindi buo. Jesus is the image of the invisible God. Before Jesus was born, God was invisible. But when Jesus was born, God became visible. Kaya napaka-importanting maunawa natin what it means that Jesus is the living word. Jesus, above and beyond the written scriptures, both the Jewish and Christian scriptures, is God's living and active word that brings life. So, dalawang klaseng word ang pinag-uusapan natin dito. The written word, the written scriptures that the Jewish people had, the Christian scriptures that Christian people had, and the living word who is the person of Jesus. Marami sa mga ideya ng written word nakita sa living word. Pero maraming katuruan, maraming ideya ang living word na wala sa written word. Kaya ipinadala ng Ama ang anak upang ang lahat ng wala, lahat ng kulang ay maipadala, maibigay sa atin. Kung may mali at nagkamali ang mga tao all throughout time, ay maitama ng living word. Kung may kulang, mapuno. Kung may liko, maituwid. Kung may madilim, maliwanagan. Kaya mahalaga that Jesus is the living word. But many people reject the living word and place over Jesus the written word. Hanggang ngayon, ang mga Israelites nga noon, kaya nila pinatay si Jesus, because as a living and the living word, marami siyang itinuro na kabaligtaran at kontra sa kanilang maraming written words. Halimbawa, nakasulat sa kanilang scripture, wala dapat gagawa pag Sabbath. Pero si Jesus gumawa sa Sabbath, nagbuha ng mga himala, at sinabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. In fact, I am the Lord of the Sabbath. So as the living word, Jesus was changing, adapting, reshaping the reading, interpretation, and application of the written word of the Israelites. Yung babae na nahuli sa kanyang pagkakasala, sa pangangalo niya, sabi ng written word ng mga Jews, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Pero hindi siya ipinabato ni Jesus, the living word.
Sinabi ni Jesus, whoever has not committed any sin may cast the first stone. So another way na upset yung written word ng mga Israelites. Kaya lagi nilang sinasabi kay Jesus, according to the law of Moses, according to the law, this is like that. What can you say? At sinabi ni Jesus, ang dami-dami niyong itinuturo, traditions of men, not coming from God, although those are part of your written word. But Jesus is the living word. Siya ang merong last and final say, last and final interpretation and application of all words, written or not written. Kasi kung wala namang dapat ituwid, ba't pa siya ipapadala? Kung walang tama't itama, bakit pa siya darating? Parang sayang lang ang pagod niya, namatay pa siya. Mahalaga maunawa, ba't ipinadala si Jesus? Mayroong mga dapat ituwid, may mga dapat itama. May mga katuroan na nung unang panahon na ibinigay sa kanila ay angkop sa buhay nila, pero nagbago na ang panahon, kaya dapat magkaroon ng updating, mag-level up, and that can happen only kung mayroong living word. Kasi yung written word, carved in stone, written on paper, could be considered dead word. It does not respond to you. Yung living word, it responds to you. Maraming mga may sakit, kailangan paghimalaan, kailangan pagalingin, pero sabi ng written word, ay, sabat ngayon, di pwede. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, wala akong pakialam sa pagdurusa mo. Hindi ako nag-i-interact sa'yo as if you do not exist. I have my own law, at hindi ka pwedeng pagalingin ngayon kaya sabat. Pero si Lord, the living word, nag-i-interact sa mga tao at mga pangangailangan nila. Sabi niya, ba't ipaghihintay pa bukas? Pwede na silang pagalingin ngayon. Bakit pahihirapan pa sila? O bakit hindi pwedeng kainin ito at kainin yon? Bakit hindi pwede na ang mga babae makinig kasama ng mga lalaki sa mga tinuturuan? So Jesus, the living word, was accommodating the needs, the realities of the people of His time. And that is the difference between a living and a non-living word. Yung non-living, sabi, kailangan pag nagkasala ka, nangangalo niya ka, batuhin ka hanggang mamatay. Wala akong pakialam kung ikaw ay napilitan lang, naghahanap buhay ka lang dahil mamamatay ka sa gutom, o baka may ibang pumuwersa sa iyo na gawin yan. Wala akong pakialam, sabi ng law, patayin ka. Pero si Jesus, the living word, sinasaalang-alang niya yung kalagayan ng tao at ina-accommodate niya, kaya siya yung tunay na nakikipag-interact sa mga tao sa kanilang panahon, sa kanilang oras, sa kanilang buhay. Pero ang pinapahalagahan ng mga Israelites noon, yung written word nila, kaya nagalit sila kay Jesus. Kung uulitin lang lahat, ika-carbon copy lang lahat ni Jesus, yung written word, di hindi na siya kailangan dumating kasi nandun na yung written word . Pero dumating ang living word para siya ang maging Lord of the written word. Sa kanya mag-adjust. Lahat dapat ng katuruan na nakasulat bago dumating si Jesus, nung nandito si Jesus, at isinulat matapos si Jesus ay bumalik sa langit, lahat dapat yon salain sa Jesus filter because Jesus is the living word. John 5:39-40. You search the scriptures, sabi ni Jesus, because you think you will find eternal life in them. The scriptures tell about me, but you refuse to come to me for eternal life. Sabi niya, nagkakadara pa kayo sa pagbabasa ng written word, ng scripture nyo. Kasi akala nyo matatagpuan nyo dyan ang buhay na walang hanggan. Pero ang lahat ng yan, pag binasa nyo, nakaturo sa akin. Pinapapunta kayo sa akin. Bakit? Lahat ng law, hindi mo naman masusunod. Mamamatay ka. Lahat ng mga kautosan, hindi mo masusunod. Mapaparusahan ka. So nakaturo sa akin kasi ako ang tagapagligtas, ako ang magliligtas sa inyo mula sa parusa ng law. Dapat sa akin kayo magpunta, pero no. You got stuck with the written word and you will not come to me. So you will not have eternal life. Sabi niya, you refuse to come to me because you stubbornly cling to your written word. I am the living word. Written scriptures only direct people to Jesus. Jesus is the message. Jesus is the living word. Yet the Jews chose the written word over Jesus, the living word. Especially when Jesus canceled, reinterpreted, modified some of their laws.
In fact, their written word. John 5:39 to 40, sabi ng Filipino Pinoy version, pinag-aaralan nyo ang scriptures kasi iniisip nyo makikita nyo doon ang buhay na walang hanggan. Ako mismo ang tinutukoy ng scriptures, pero ayaw nyo lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. And that's exactly what happened to the Jews, many of them at least, and that's still happening with many Christians now. Akala nila, tinanggap nila si Jesus, naniniwala sila kay Jesus, pero oras na may katuruan si Jesus, the living word, na hindi tugma sa written word, kahit na written word lang ng church nila, kahit na mga statement of faith lang nila, kahit gawang-gawa talaga ng tao kahapon lang, dun sila mag-i-stick. Sabi ng policy, parusahan yan. Pero sabi ni Jesus, di ba? Patawarin. Sabi ng policy, itiwalag yan. Sabi ng written word, itiwalag yan. Sabi ni Jesus, no, no, no. Walang makapaghihiwalay sa mga tao sa aking pag-ibig. So, laging may conflict ang mga Christians between the written word and the living word. Now, maraming kapakipakinabang at magandang written word. Dapat ituloy, dapat pag-aralan, dapat sundin. Unless they contradict the spirit of the living word, the spirit of Jesus. And when such contradiction happens, the living word should prevail because Jesus is the image of the invisible God. Because in Him, the fullness of the deity lives in bodily form. Because in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth, written and unwritten laws, written and unwritten words must submit to the living word. At yan ang dapat ma-appreciate ng mga mananampalataya. Spiritual life is in the living word, not in the written word only. And the Spirit of Christ, sometimes called the Holy Spirit, is living and active. The Spirit of Christ is not just carved in stone and inactive and dead. It is interactive with the believer. Parang nakalagay halimbawa sa isang building, do not enter off limits. Yun ang written word. Pero may bagyo, may tsunami. Merong mga panganib sa labas, ang shelter mo lang kaisa-isa itong building na ito. Kung written word ang susundin mo, kahit mamatay ka sa labas, you should not enter. Pero yung living word na si Jesus, sabi niya, enter, kasi kailangan mong pumasok, may pangangailangan ka. Yun ang pinagkaiba ng sobrang dedication to the written word only without having the living word save you, not only in the past, not only from hell, but from your present predicament. Nung sinabi ni Jesus that I am going to be with you till the end of time, ibig sabihin, yung inspiration ng living word ay hindi nagsara nung isinara na yung last book of the New Testament. Kahit isinara na yan, ng mga nag-publish, mga nagsulat, patuloy pa rin si Jesus na kasama natin kasi sabi niya, I will never leave you. I will always be with you. At nasaan ang kingdom of God? It is in the hearts of the believers. Sabi niya, the kingdom is within you. The body of the believer is the temple of the Holy Spirit. Therefore, the living word, Jesus, will continue to guide and to teach, to correct, to bless all the time. Hindi lang siya unresponsive bato na pinagsulatan. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active. Anong ibig sabihin that the word of God is alive and active? Kasi yung mga nakasulat sa papel, nakauka sa bato, hindi naman yan mag-i-interact sa'yo eh. Basta't siya na lang masusunod, one way lang yon. But the living word considers your situation and in the end, loves you. In fact, Jesus called and taught Paul long after Jesus went up to the Father. So talagang mayroong living word. Jesus brought Paul to the third heaven according to 2 Corinthians 12:2-4. At sabi ni Paul, he heard things too wonderful to tell. And obviously, what he heard were not heard by the original 12 disciples. Or at least partly. But what is important is what Paul heard in the third heaven that became the basis for his corpus, for his works, for his letters, what he heard there
was not previously written in any written word. It was given to him by the living word. Hindi pa natapos ang pagtuturo, ang pagbibigay ng guidance, ng kaliwanagan ni Jesus. Patuloy yon hanggang ngayon. John 14:25-26, "All this I have spoken while still with you, but the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Now, this teaching and reminding did not stop with the last book of the New Testament. It continues up to now, if only we will inquire of Jesus, if only we will fellowship with Him and open our hearts to His guidance. John 6:63, Jesus says, "The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." When the mind accepts and receives the words of Jesus, the believer receives life. Not only one-time life, an ongoing enlivening of that life. Not a one-time visit of the Holy Spirit, but an ongoing indwelling of the Holy Spirit. That's why when that happens, believers grow from glory to glory unto Jesusness, unto Christ-likeness. So believers are to interact with Jesus, the living Word. The printed Word, the carved Word, cannot interact with you. But the living Word can and will. Here's an example of that interaction. Acts 16:6-10. It happened to Paul, it can happen to all believers, dahil lahat tayo children of God. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. So nagpunta sila sa ibang lugar dahil pinigil sila ng Holy Spirit na mag-preach sa what we now call Turkey. So you see, the living word, the Holy Spirit, stopping them from preaching in a certain place. Pero kung wala kang living word na ganon, aasa ka lang sa written word, parang kahit saan lugar, lahat ng oras, pinagpipreach ka eh. Pero now, may interaction between Paul and the Holy Spirit and they were stopped from preaching in Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So now, the Holy Spirit becomes the Spirit of Jesus. Interchangeably, the name is being used. So ito naman, the Spirit of Jesus stopped them from going to a certain place. So they passed by Mysia and went down to Troas. During that night, Paul had a vision of the man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. The Holy Spirit, Jesus, now God, calls them to preach in a certain place. So you see, merong active interaction. Na hanggang ngayon, ang true believers of God, the children of God, can hear the prodding and the teaching of God outside of the written word. Kasi hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay mo nakasulat eh. Na may nasulat na tungkol sa'yo. So, saan kukuha ng guidance? Alangan mang kopyahin mo yung buhay ng mga tao noong unang panahon kasi sila yung character that were written about. God continues to love you, guide you, teach you, stop you, makes you go through the living word. The Spirit of Jesus, called the Spirit of God, called the Holy Spirit, and sometimes called even the Father. Kaya nga, yan, nalilito yung mga tao nun, kung alin na nga ba. Basta ang malaga, this is God the Father, God the Son, or God the Holy Spirit. 1 John 2:27, "Gayon paman, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay." Bakit marami mga Kristiyano hindi nag-grow in knowledge, in spirituality? Kasi asa sila ng asa, naturuan lang sila ng kapwa. Hindi nag-aaral mag-isa, hindi nananalangin mag-isa, hindi nagbubulay-bulay. So, umaasa lang kung anong isubo sa kanila ng pastor, ng kanilang Bible study leader, yun naman ay kung present sila, madalas absent pa.
So napaka-importante na ma-develop yung personal correspondence with God. Sabi, hindi kayo kanyo kailangang paturo kung kani-kanino. Kasi ang Holy Spirit ang teacher natin. Kung ang lahat lang ay buong sipag na dinedevelop ang kanilang correspondence with God, pananalangin, pag-aaral, pagbubulay-bulay, hindi nakakailanganin pa ng mga preacher. Kasi tinuturoan ka ng Diyos. Eh ngayon, tinuturoan ka na, tapos makikinig ka pa sa tinuturoan din ng Diyos, hindi lalo kang yayaman. John 16:13, "But when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all the truth." It is really the Spirit that will guide us. So ang mahalaga, make room for the Spirit. How do you make room for the Spirit? Listen. Bago ka magpasya, magdasal ka muna. Kung wala pang sagot, huwag ka munang kumilos. Kung ang tagal-tagal lang walang sagot, baka ang sagot, no. Huwag kang arya ng arya, sige ng sige, sugod ng sugod, na walang space ang Holy Spirit. Always inquire of God. Because God is involved in your daily life. Sa pagpapasya, sa paggagawa ng desisyon, pakikitungo, sa discernment, para malaman mo kung nililinlang ka na ba ng kaharap mo o hindi, the Holy Spirit can guide us. Meron ka mga hindi maintindihan mga verses, the written word, ask the living word. What does it mean? Does it apply to me? And the Spirit will talk to you. But many Christians, like the Jews, have made idols out of the written word. Lahat ng ginagawa nila, written word lang ang kinokonsulta. E ang dami-dami nangyayari sa buhay mo na hindi naman written about. Paano ka ngayon hihingi ng guidance dyan? And when the written words had become idols, they had also become boxes and freezers. Na-box na doon na lahat ng ginagawa ng mga Kristiyano. Kayo mga iba, uy, bakit tayo may ganyan tugtog? Ba't kayo may agong, may kulintangan? Hindi naman nakalista sa Psalms ang mga instrument na yan. Yun ang nangyari, may written word. At tumugtog sila sa templo ng mga harp, mga ganito, mga ganon, mga horns ng mga hayop. So dapat yun din ang tugtog natin kasi yun lang ang nakalista sa written word. He may living word that tells you, the earth is the Lord's and everything in it. Ibig sabihin, lahat ng instrument sa mundo ay sa Panginoon at pwede mong gamitin pangtugtog sa Panginoon. Yun ang sasabihin sa'yo ng living word. Pero kung ibabase mo lang sa written word, napakalimitado ng pwede mo lang gamitin na instrument. Yun lang nakalista. And of course, mga instruments lang yun ng Israel. Kaya may cultural redemption na ating pinag-aaralan at ginagawa. Because the earth is the Lord's and everything in it. Uy, hindi kayo pwedeng sumayaw sa worship. Sino may sabi? Kasi walang sayaw sa 16th century Protestant church sa Europe. Eh, bakit hindi? All art forms are from the Lord. The living word, Jesus, says, if it is not bad for you, do it. Ang ganun. Katulad ng ginawa niya sa Sabbath. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. If it benefits people, do it. Pwede ko bang kainin ito, itong mga ganitong hayop na pinagbabawalan ng Leviticus? Another written word, bawal kainin. Sabi ni Jesus, the living word, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Setting all people free to eat all foods. Morally clean ang mga food, although sometimes they are not clinically clean, that's your business to know. So maraming inayos si Jesus kasi siya yung living word eh. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa written word tulad ng pagkukulong din natin ngayon sa ating mga tao. Sabi ni Bahoy, hindi pwede mag-preach ang women. Kasi sabi ni Paul, binabawalan niya mag-preach. Pero si Jesus, inalaw niya si Mary to sit at his feet to train with the men. Nagpakita siya sa kanyang pagkabuhay na muli, unang-una sa babae, to give important status to women who were downgraded by their time, by their civilization. The living word, setting women free to serve. But, the written word, prohibiting women. Yan ang maraming mga conflict. Kaya maraming churches, maraming interpretation. Pero isa lang naman ang formula eh. Jesus is Lord. All written and unwritten words must be submitted to the living word.
Kasi siya ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang nakapagligtas natin, siya ang namatay at nabuhay na muli. Ang sinasabi niya, ang dapat makapangyari. Walang conflict. Yung iba kasi mga katuroan noon, bagay sa kanilang panahon. Pinagbawalan ni Paul ang mga babae sa Corinth na mag-preach. Kasi nung panahon niya, yung mga babae ngayon, napakaraming gulong nililikha. Pero hindi naman lahat ng churches, babae ang gumagawa ng gulo. 99% lang. So may 1% dito sa atin na mga babae hindi mo gulo. So pwede dapat sila mag-preach. So ano ang bagay sa iyo? Ano ang kailangan mo? Ganun nag-accommodate yung living word. Kaya ipinadala si Jesus para palayain ang mga tao sa pagkakakulong sa written word. Pero hindi lahat ng written word ay hindi mabuti. Maraming mabuti. Ano ang mabuti? Yung agree sa living word kay Jesus. Kaya siya yung filter. Sasalain mo lahat sa Kanya. But many Christians have frozen and limited their faith to the written word. They neglect to develop a personal living interaction with the living Jesus. How do you develop a personal living interaction with the living word Jesus? In prayer. Prayer transports you into spiritual realm where you talk to God. But remember this, God also talks to you. Kaya bibigyan mo ng space ang Diyos sa panalangin, hindi puro parang shopping list, wish list. Interaction talaga. Therefore, we need to develop our personal meditation and reflection. This is the kind of prayer that Jesus taught and promoted. Sabi niya, when you pray, go into your room. Ibig sabihin, private, personal. Pray to the Father in secret, meaning in private. At ang daming accounts, early in the morning while it was still dark, Jesus would go to a lonely place and pray. May mga account na lumubog na ang araw, nag-iisa pa si Jesus sa gilid ng bundok na nanalangin. Kaya napaka makapangyarihan ang kanyang ministry because of his private time with the Father. Yan ang dapat nating i-develop. Hindi kailangan laging may mga kasama, may mga tao, kasi maraming abala, maraming gulo. Makakakuha ka dyan ng tama, pero may mapupulot ka rin mali, o may makukuha kang wala namang kwenta sa buhay mo. But to be alone with God, quality time with God, that is what we should develop more. Yan ang kulang na kulang ngayon. Through the study of the Jesus teachings, you can develop a living interaction with Jesus. Reading, interpretation, and application. And remember, kung paano inadapt ni Jesus yung kanyang mga turo sa pangangailangan ng mga tao noong panahon niya, that same idea can be applied today. Hindi rin tayo pakukulong sa panahon na ito sa lahat ng ginawa na treatment ni Jesus sa mga tao noong panahon na yun. Kasi iba na rin yung panahon. And remember, He is a living word. Hindi siya na-preserve at doon lamang effective sa time na yun. Patuloy siya na alam ang nangyayari sa atin. At kung makikitungo siya sa atin, ay yun ding bagay sa ating panahon. That's why it is important to contextualize, to level up the understanding and the application even of the words of Jesus. Isang mahalaga, in interaction with spirit-filled persons. Hindi naman mahirap malaman kung yung tao spirit-filled, damihan natin ang interaction kasi yung blessing niya, matatanggap natin. At mabe-bless tayo through her or through him. But very importantly, how do you develop a really personal interaction with the living word? Through obedient action. Pag sinusunod natin ang mga ipinapagawa ni Jesus, sabi niya, they will know my disciples if you do what I do. And you will do even greater things. When we do the works of Jesus, Jesus style, Jesus method, we will begin to really understand Jesus. And He will reveal Himself to us. And that revelation will change us more and more to be like Him. So to develop this relationship with the living word, we need sensitive openness. Tulad nila Paul, balak nila pumunta sa ganung lugar, pero because they were sensitively open to the leading of God, hindi sila tumuloy, pumunta sila sa iba. Pwede silang kausapin ng Diyos kasi nakikinig sila. Now, limiting oneself to the law, to the written word, would negate the work of Jesus. Because the work of Jesus is to set us free. Free from what? Free to do wrong? No. Free from the confines, free from the chains, and free from the boxes created by the written word. Kaya ipinadala ang living word.
ang daming advantages ng written word, pero pag wala na sa panahon yung application, nag-iba na yung spirit, hindi na yun advantage, nagiging disadvantage. Kaya pag inilista nyo ang dami-daming mga inayos, inadapt, pinalitan, at binura ni Jesus ng mga katuruan ng written word ng mga Jews, kaya siya pinatay. Romans 3:19, "Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. But remember, the law is not effective to those who are under God's grace through Jesus." So kung tutuusin ang dami-dami-dami ng written laws, hindi na yun effective para sa mga Jesus believers and Jesus followers. And yet the confusion of many Christians spring from that fact. Christians sila, tinuturuan sila to love, pero sabi ng Leviticus, batuhin. So ano susundin mo? The written word or the living word in Jesus na hindi niya ipinabato yung babae? Kaya marami ngayon, nasa Old Testament mode pa sila. Hindi sila talaga gumagawa pag Sabado, Biyernes pa lang ng gabi, nakaligpit na sa bahay, and they created an entire religious system premised on the Sabbath. Eh, sinabi na nga ni Jesus eh, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ibig sabihin, mag-Sabbath kayo kung advantage sa inyo. Mag-Sabbath kayo kung trip nyo, kung gusto nyo, kung masarap sa inyo. Pero kung nakakapagpahirap na sa inyo yung pag-observe niya, nagiging kabaligtaran ang effect, eh di huwag kayong mag-Sabbath. Yun ang sinasabi niya na Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kasi siya yung living word, pwede niyang palitan yung written word. And yet many people are still stuck to the written word, ignoring the living word. Kaya maraming mga religious conflicts. Kasi nasan ba yung loyalty mo? Nasa written word o nasa living word? And many people are not even aware that there is such a conflict. Alam lang nila, may conflict, pero hindi nila alam kung saan nagmumula. It is really the attitude of people, even of Christians, towards Jesus and His living word. In fact, the living word sets people free. Free from the rule and oppression and judgment, from the heavy burden of the law. More than freeing people from various activities, Jesus actually freed people from the oppression of the law, of the written word, of the traditions and religion and religious system prevailing during His time. Ano daw ang nangyayari sa mga taong ipinagpipilitan yung law, si Moses, yung written word na yon, versus the living word of Jesus? 2 Corinthians 3:14 to 16. "But their minds were made dull. For to this day, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ it is taken away. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away." The veil there is about Moses. Nung nakausap niya ang Diyos, binigyan siya ng Ten Commandments. Nung umbubumaba siya sa kanilang camp, nagliliwanag ang mukha niya. Parang may galing na liwanag sa loob. Parang siya ba siyang Himalayan salt. Nagliliwanag siyang gano'n. Pero nung dumaon, nauubos-ubos na yung liwanag, nalolobat na. Ayaw ipahalata ni Moses na nagdidilim na siya. Gusto niyang manatili yung aura na siya nagliliwanag. So tuwing maharap sa mga tao, nagtatalukbong siya, makapal na takip, para hindi makita ng mga taong wala na yung liwanag. At yung veil na yun ang tinutukoy dito sa Corinthians. Sabi niya, pag kayo nagbabasa ng Moses, pag ipinagpipilitan niyo yung law, yung mga kung ano-ano na yan, nagkakaroon ng tabing, nagkakaroon ng takip ang inyong muka, wala kayong liwanag. Natatanggal lang yung dilim na yan pag nanali kayo kay Jesus. Only in Jesus is it taken away. Anyone who turns to the Lord, that veil will be taken away. So yan palang sobrang pagbabasa, pagsunod, pag-i-implement ng mga kamosesan, imbes Jesusness, nakakapagpadilim ng isip, nakakapagpalabo ng katwiran. Kaya yung mga tao, ang hilig-hilig sa law, ang hilig-hilig sa mga ganyang mga regulasyon, nagiging cruel. Simula, batuhin yan, sabi ng law eh. Itiwalag yan, sabi ng verse. Ihiwala yan, parusahan yan. Yun ang nangyayari pala, nagiging dull, nagiging insensitive, and up to a point, unkind and cruel, and look around you. It happens really.
when people are very legalistic, pag nagahari sa kanilang buhay, this verse, that verse, that verse, instead of the living word of Jesus, which is love, nagiging unkind sila. Nababaligtad ang resulta at epekto sa kanila ng kanilang espiritualidad, imbes bumait, sumusungit. Imbes makipagkapwa sa marami, nagiging separatist. Imbes mapagtanggap, nagiging judgmental. Kaya, napakahalaga na maintindihan ang ibig sabihin ng living word. Nakakapagbabulag, nakakapagpalabo ng pangunawa ang pananalig kay Moses at sa Old Covenant. 2 Corinthians 3:14-16 says that very, very clearly. The true living and life-giving vine is Jesus, not petrified or outdated written religious texts. May lugar, may use, may halaga yung written religious text, but it is never more important than the living word who is Jesus. John 15:5, I am the vine, not the written word, not the law. You are the branches. If you remain in me, not in the law, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung mga iba, bakit nga po ba wala nangyayari sa buhay ko? Hindi ako maging matagumpay, hindi ako maging masaya, eh, Christian ako. Eh, saan ka ba nakakabit na vine? Kay Moses ba o kay Jesus? Nakakabit ka ba sa living word? Kasi kung nakakabit ka sa living word, puro pag-ibig, puro pagpapatawad, puro pagmamahal ang mararamdaman mo, imposible kang hindi mag-grow. Hindi ka nag-grow kasi kay Moses ka nakakabit. It is remaining in Jesus' words, not in other words, that there is life and power. 2 Corinthians 3:6, He makes us worthy to be the servants of this new covenant that comes from the Holy Spirit and not from the written law. Paulit-ulit, very emphatic. After all, the law brings death, but the Spirit brings life. And it is the Spirit of the living Word, Jesus Himself. Sabi sa Tagalog, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasundo ang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Jesus, the living Word, saves from judgment, from death, from the old covenant that requires death. Because the soul that sins, it shall die. Because the old covenant says, if you obey all the law but break one, you break all. Because the old covenant says, no one is righteous, not even one. Here comes Jesus, the living word, that washes every believer with His blood and says, anong pinag-uusapan yung judgment? I received the judgment already, you are free. Anong binilig sinasabi yung law? Nagtatalo-talo kayo na kung anong law? The last time I remember is, I gave you only one law, and that is love. Magmahalan kayo, and you accomplish all the law. Okay kayo, you can never be shaken away from my love if you love one another, and if you love God. Love God, love your fellow men, and you're all right. Yun lang ang law na ibinigay ko sa inyo. But nililito nyo ang sarili nyo ngayon at nagbabatuhan kayo na kung anong laws ng written word, eh ako na nga yung living word that sets you free. You are free not to do wrong, but you are free to do right, to love, to be loving, to enjoy peace, forgiveness, because that is what Jesus gives to His people. 2 Corinthians 3:7-8, the law of Moses brought only the promise of death, even though it was carved on stones and given in a wonderful way. So nyo, alam nyo, ang ganda-ganda ng law ni Moses, nakauka pa sa bato. Ang ganda-ganda ng pagbigay, dramatic. Pero alam nyo yung effect niyan, mamamatay kayo because of that law. So dapat nakasubscribe kayo sa living word. Because only that gives life. The written word is not the foundation or center of the Jesus faith. Jesus, the living word, is that foundation. Walang iba. 1 Corinthians 3:11, because Christ is the only foundation. Sa Kanya lang pwedeng tumungtong ng may kaligtasan, ng may katiyakan. Dahil, ano man ang performance mo, mahal ka
pinapatawad ka, iniibig ka, so doon ka lang talaga ligtas. Pagtutungtong ka doon sa buhangin na marupok, na tinagkakasala ka, babagsak ka, hindi ka talaga pwedeng maligtas. Because Jesus lives, personally connecting with Him will give spiritual life to believers. Romans 7:6. But the law no longer rules over us. We are like dead people and it cannot have any power over us. Diba, pag namatay ka, hindi ka na pwedeng singilin, hindi ka na pwedeng ikulong, hindi ka na pwedeng inimanda. Yun daw ang mga believers ni Jesus, namatay na to all of that. Hindi na ka na pwedeng abutin, tabla ng law, as if you were dead. Now we can serve God in a new way by obeying His Spirit. And not the old way by obeying the written law. You cannot be more graphic and clear than that. So ganun, we can serve God in the new way, obeying the Spirit of the living Word, not in the old way by obeying the old written law. And yet many Christians are governed by that old written law and they impose it on everybody else. That's why life becomes miserable. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautosan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Para na tayong patay, above the law, beyond the reach of the law. Yun ang status natin. Dead to sin, cannot be affected anymore by the judgment of sin because we are under grace. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. At ano yung bagong buhay na yon? Forgiveness, acceptance, love. It results in rest, in peace, in joy. Paano malalaman that you are living under the word of the living word and not the written word? When you have rest, when you have peace, when you have joy, and you have love, and you are not ruled by fear, then you know that the living word is actually alive in your own heart. 2 Corinthians 3:3, sabi ni Paul tungkol sa kanyang mga anak sa pananampalataya, mga tinuruan niya, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Sinya, kitang-kita sa inyo, para kayong sulat, para kayong diary, para kayong tula, na isinulat, hindi ng tinta ng written word. Ganon. Kundi ng Espiritu ng Living God. At isinulat kayo, hindi sa tablets of stone, tulad ng law ni Moses, which is cold, which is hard, but on human hearts, which is warm, which is soft, accommodating, and loving. To stay spiritually alive, Jesus believers must develop interactive communion with the living Word of God, none other than Jesus. Kailangan magkaroon tayo ng heart of flesh. Kahit nung Old Testament pa, sinasabi na yun ang Diyos sa mga Israelites, antigas ang puso nyo, kasi puro kayo lo. Lumapit kayo sa akin at papalitan ko ang puso nyo. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Alam na ng Diyos, tumigas ang puso ng mga Israelita dahil sa law, dahil sa written word nila, ang naging bunga, sobra silang naging hanga sa sarili, nire-reject nila ang ibang lahi, naging oppressive sila sa women, sa mga minorities, sa children, yung mga konting nagahari-harian lang sa kanila ang bida. Sabi niya, antitigas ang puso niyo. Kaya si Jesus, halos ang lahat ng kanyang kinutya at pinagsabihin ng mga salitang matatalim, yung mga religious people. Niya, you travel over land and sea to win a single convert, and when you have done so, you make him twice as much a son of hell as you are. Sabi niya, pa-mission-mission pa kayo, lahat naman ang nakikinig sa inyo, nagiging doble pa sa inyong kasamaan, mabuti pa, hindi niyo nalang minisyon. Kasi ang itutulo niya, puro law. And therefore, pag in-apply mo yung law, di lahat lawbreaker, di lahat i-judge, lahat masama. Away-away ang magiging bunga. 2 Corinthians 3:17 to 18, the Lord and the Spirit are one and the same, and the Lord's Spirit sets us free. From what? From the law. From the written word. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu.
At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Makikita lang daw sa atin, sa mukha natin, ang mukha ni Kristo, ang liwanag ni Kristo, kung wala na yung talukbong ng law. Kung nakalaya na tayo dyan sa written word, at ang bumubuhay na sa atin is the living word of Jesus. At ang kaluwalhatiang yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. That is the goal of the Jesus believer, to be like Jesus. And you become like Jesus when you submit to the living word, not to the written word only. Not to the law especially. Because the written word means imprisonment. Parang may recipe ang nanay mo. Paano gumawa ng handa pag mayroong bisita? Sabi ng recipe, humuli ng bayawak. Diba? Mamitas ng atsuete. Kumuha ng mga tulya sa ilog. Manghabol ng mga ibon. So, eh, wala na po lahat sa buhay ko yan ngayon. Yan ang sinabi ng law, ha? Kung hindi mo susundin yan, wala kang kakainin. Yan ang effect ng sobrang loyalty to the outmoded laws. Eh kung ang kinuha mo ng spirit, ano pa talaga yung ingredient, itong sinasabi ng recipe? Ganito lang yan, iha. That is the letter of the recipe. But ang sinasabi lang dito, get what is available and cook it in the means that are available to you and go and eat. Then you are free. Then free ka from the method, but you still achieve the same thing. Yung mapabuti ka, may makain ka. That is what Jesus did to the law. In-upgrade niya yung application in a user-friendly way. The living word means freedom. The living word sets people free into Jesusness, not into Mosesness. Kasi pag pumasok ka sa Mosesness, lagot ka, wala kang pahinga, lagi kang guilty. Hebrews 8:10, but now I tell the people of Israel, this is my new agreement. The time will come when I, the Lord, will write my laws on their minds and hearts. So ang batas daw ng Diyos ay isusulat na niya sa puso at sa isip ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, not on stone, like the law of Moses, not on paper, like the written law, but in the heart and mind, meaning that what will be written and how it will be read will be full of reason and love. Because it will be written in the heart and in the mind. Not cold legalism, but a lot of reason and a lot of love. How will you know if you are living in the shadow of Jesus, if you are living under the Lordship of Jesus, when what you do, your religious beliefs, your practice, your daily life is full of reason and love? Because God will write in your heart and in your mind His law above what is written on paper and what is carved in stone. I will be their God, not Moses, not whoever, I. And they will be my people. Says I'm just, ako na talaga, not their laws, not their traditions, not their scriptures. Ako na mismo ang personal na mag-ahari sa buhay ng mga tao para direct ang correspondence. John 6:35 and 68. Jesus replied, I am the bread that gives life, not the bread of Moses, not the manna. No one who comes to me will ever be hungry. No one who has faith in me will ever be thirsty. Sabi na iba, eh bakit ganun? Ang tagal-tagal na kayo, Lord, parang hungry pa ako, parang thirsty ako. Eh baka naman hindi si Lord ang bread mo, baka yung manna. Kaninong ideology ka ba nagsusubscribe? Kaninong teaching ka ba sumusunod? Ano ba ang umiiral na puso sa iyo? Puso ni Moses ba? Puso ng propeta? Puso ng kung sino-sino? Puso ng sekta ninyo? Ng relihiyon nyo? O puso ni Jesus ang tumitibok sa iyong dibdib? Those that rely only on the written word will be hungry and thirsty kasi lagi silang kulang, laging gutom, laging uhaw. Basta maraming mga Kristiyano, parang hindi nangyari si Jesus. Parang, oh yes, dumating si Jesus for so and so years, maybe 30, 33 years, tapos wala na siya uli. So balik na ako kay Moses. O kaya, kay Peter na lang ko, kay Paul na lang ko, kay Apollos na lang ako. Kaya nga sabi ni Paul, ano ba kayo?
Is Christ divided? Kung kani-kanino kayo sumusunod, kung kani-kaninong turo ni ganun, away tuloy kayo ng away, kasi magkakaiba silang tinuturo. Kaya Jesus kayo sumunod. Doon lang kayo makakita ng kapayapaan. So ang duty dapat ng mga Christians is to put Jesus back into Christianity, to put Jesus back into His church, kasi madalas hindi naman talaga siya yung nakaupo doon na nakaluklok sa trono doon, iba. Akala lang natin. And you will know them by their fruits. Sabi ng New Testament Pinoy Version, sa pagkapatuloy ng kwento about the bread from heaven, nagbulungan ng mga tao sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Marami sa mga disciples ni Jesus ang nakarinig nito at nagsabi, napakahirap naman ang teaching na to. Sino kayang makakatanggap nito? Dahil dito, maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw nang sumunod sa Kanya. Kaya tinanong niya ang 12 disciples, kayo, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Peter, Lord, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at naiintindihan namin na kayo ang banal, ang padala ng Diyos. Bakit kami, kanino kami susunod? Yung mga iba, umalis sila at tinalikuran nila si Jesus kasi mas gusto nila si Moses. Mas gusto nila yung traditions nila. Mas gusto nila yung madaling maintindihan. O yung hindi na kailangan intindihin, minamemorya na lang, tinatanggap na lang. So yung hirap-hirap naman turo ng Jesus na yan. May mga pa-bread-bread. Paano siya naging bread? Di naman siya harina. Paano siya naging kakainin natin? Ano tayo? Cannibal? Blah, blah, blah. So, umalis na lang tayo. Doon ang kaysa dati natin religion. Walang problema. So, tumalikod sila. At sabi ni Pedro, kanina naman kami pupunta, natikman na namin ang tunay na tinapay ng buhay. Talagang kayo yon. John 5:39-40, you search the scriptures because you think you will find eternal life in them. The scriptures tell about me. The scriptures, this is what the scriptures tell about you. You are a sinner. You will go to hell. But what does the scripture tell about me? I paid for your sins. I am your Savior. I will give you life. Yan ang sinasabi sa inyo ng scripture. Dapat kung nagbabasa kayo ng Old Testament, nagbabasa kayo ng mga law, talagang naturally sa akin kayo pupunta, sa akin kayo susuling, kasi hindi kayo pwedeng sumuling doon. Kinokondem kayo doon. But you refuse to come to me for eternal life, sabi ni Jesus. You want to cling to your traditions, to your old beliefs, to your comfort zone. Now, what do? With all the teachings, all the collection of ideas in our minds, filter the written word. The Old Testament Jewish scriptures, the New Testament Christian scriptures, the post-New Testament Christian doctrines and practices in the last 2,000 years, filter all the written word through the living word who is Jesus. Kaya mahalaga yung Jesus filter. Marami pang mga written word, marami mga old law, marami mga old sayings and teachings na mahalaga hanggang ngayon. Pero salain nyo kay Jesus, pag lumampas, ituloy. Pero hindi nilalampas tulad ng sabat na yan, tulad ng pagbato na yan, tulad ng mga pagkain, etc., etc. Ilagay na yan sa cabinet at ang pairalin sa buhay natin, the living word of Jesus. It's very important to know the written gospel, the words of Jesus. And also seek and listen to the living word of Jesus the Spirit. So pray. Personally communicate with Jesus, with the Spirit. And test for truthfulness. Then apply the living word of Jesus. Yung iba, ayaw nilang ituro yung living word. Gusto na lang nila yung written word para madaling kontrolin ng mga tao, para madaling ma-resolve lahat ng issue. Ayan ang sabi ng verse, ito yung chapter, o, tapos ang kwento. How do you prevent abuse of this belief in the living word? How do you prevent people from misusing? Halimbawa, may vision ako from Jesus. Papautangin niyo ko lahat. Diba? May vision siya. Paano mo iku-question yon? May leading ako kay Lord. Papakasalan mo daw ako, kuya. Ha? Eh, bakit ako walang leading? So, pakasal ka sa anino mo. Diba? May mga abusive talaga yung lagi may vision, may dumalang na hangin, may dumang anghel, laging may mga guni-guni. Suriin ang iyong personal bias. If you're reading of this leading in your mind, suits your bias, be suspicious.
Suriin ang iyong desire, ang iyong selfish interest. Kasi malamang, pagka ayon doon ang iyong leading by the Holy Spirit, malamang, guni-guni mo lang yun. Suriin ang mga sabi-sabi ng iba. Again, sa sinabi talaga ni Jesus. And all those that shape your mentality, suriin lahat. Huwag laging maniwalan sa God's will. Kung minsan di yun ang gusto niya, pinapalabas niya yun ang God's will. God told me, talaga? Kailan ka kinausap ng Diyos? Diba? Kasi pwede naman auto-suggestion yan dahil gustong-gusto mo na panaginipan mo tuloy. That's why you always be suspicious of what you really truly like because most of the time, that is what will appear in your dreams, that is what will appear in your reverie, even in your imagination. And test it through the Jesus filter. The test is this loving? Is this kind? Is this considerate and merciful? Is it good to all concerned? Or only to me? Then malalaman natin, what would Jesus do if Jesus was in this situation? And then you measure that with the written word of Jesus. And then pray a lot and seek guidance. The living word revealed to you is mostly for personal application only. Remember that. Pag may inire-reveal sa iyo ang Panginoon at hanggang ngayon nagre-reveal siya, pero for personal use lang. Katulad ni Paul, pinagbawalan siyang huwag kang pumunta sa ganung lugar, huwag ka doon mag-mission. Hindi pwede maglagay si Paul ng karatula, lahat ng misyonero, huwag kayong pupunta dito dahil pinagbawal sa akin ng Diyos, sa kanya lang. Sa oras lang na yun. Hindi pwedeng i-universalize ang personal revelation. It's only for you. And do not impose it on others. Unless, of course, you will obviously called by God to lead, to guide, to minister to others. Itong mga itinuturo sa inang living word is for your personal consumption only. Do not make a doctrine or a religion out of it. Do not universalize and impose on other persons and on different situations. And there's a test for authenticity of calling, Jesusness. The message is Jesus. The fruit of the message of the living word is Jesusness. You become more like Jesus. And the result of Jesusness is freedom. It is rest, peace, love, goodness, mercy. Pag doon pumunta ang iyong mga revelation na natatanggap ng living word, malaki ang posibilidad na tama ang reading mo doon. Pero pag itinurong sa iyo maging malupit, maging mapaghusga, mapanakit, magduda ka kasi hindi ituturo sa iyo yon ni Jesus. Most underdeveloped area of spirituality, a living, active, and interactive relationship with Jesus. Diyan tayo kulang na kulang mga kapatid. Minsan wala tayong absent sa mga Sunday worship services, pero how much time do you really spend with God alone? With Jesus. That will be our strength. That will be the core of Jesus' revelation, of the Jesus message, of the living word. Kaya importante to develop a personal spirituality where you always correspond with the living word, the spirit of Jesus. Kasi sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. At sinabi niya, when I leave, I will send the Holy Spirit. And as you can see, interchangeably, ginagamit yung word na Holy Spirit, yung Son of God, yung Jesus, at yung God mismo. So may kasama tayo ngayon. Hindi nyo kailangang i-refer only to scriptures that are 1,000 years old yung nangyayari sa buhay nyo ngayon. Pwede kayong makinabang doon, pero mas makikinabang kayo to correspond with the living word of Jesus because He is alive. Pag sinasabi natin, He is alive, totohanin nyo yun. He is alive. Where does He live? In your heart. In the heart of the believer. In the mind of the believer. You are the temple of the living God. So, pangatawa na natin yun. Yun ang i-develop natin, a spirituality that is personal, that is close to God, and is listening to the word of the living God, Jesus Christ. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply ito sa aming buhay. Na magkaroon kami ng balance sa panunuri ng written word, sa panunuri ng mga inaakala namin ay personal revelation ng living word. Bigyan mo kami ng guidance para malaman namin yung right from wrong. At ma-expose yung deception from truth. At nawa ang lahat ng ito magbunga na kami maging tulad ng iyong anak na si Jesus. Little by little, progressively,
we become more and more like your Son, Jesus. Spend some time in quiet reflection about all of this. Hingin sa Panginoon ang personal guidance what to do with the living Word who lives in your heart. Father, continue to speak to your people. May your message be very personal and private to each one. Spend some time with the Lord in silence.